Ano nga ba ang nais ipahiwatig ng Mesiya ng kanyang sabihin na huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Mamabasa natin to sa Matthew 10 verse 28. Ang tinatalakay na paksa ng mga talata sa Matthew chapter 10 ay tungkol sa pagsugo ng Mesiya sa kanyang 12 apostol sa mga bayan ng Israel upang magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo at gayon na rin upang ipangaral ang kaharian ng Diyos. At sa pagsugo ng Mesiya sa kanyang mga alagad, pinaaalalahanan niya sila na sa kabila ng mga pag-uusig na maaaring mangyari, ay huwag silang matakot sa tao na ang kaya lamang gawin ay pumatay ng katawan. Sa halip, ang dapat katakutan ay ang dakilang Diyos na kayang puksain hindi lamang ang katawan, kundi pati na rin ang kaluluwa sa impyerno. Makikita ninyo sa screen ang talatang binabanggit sa Matthew 10 verse 28. Haalamin natin ang original Greek word kung saan ipinalit ang salitang Tagalog na kaluluwa. Ang original Greek word ay psuche, at nang maisali ng Biblia sa salitang Ingles, ang ipinalit sa psuche ay soul, at kaluluwa naman ang ipinalit na salita sa Bibliang Tagalog. Narito ang mahalagang salita na ginamit sa Matthew 10 verse 28 na dapat nating unawain at tandaan sa ating pag-aaral, at ipaliliwanag natin ang bawat isa sa kanilang mga simpleng kahulugan. Ang una ay ang soma. Ito ay ang Greek word na pinalitan ng salitang Ingles na body at katawan naman sa Tagalog. Soma, Greek word, Strong's G4983. According to Strong's G4983 Bible Concordance, soma is a physical, material, and living body or dead body of men or animals. You can also read Matthew 6 verse 25, Matthew 14 verse 12, Matthew 26 verse 12, and Romans 6 verse 12. Ang soma ay ang physical na katawan ng tao na mayroong 5 senses: ang pang-amoy, panlasa, pandama, pandinig, at paningin. Ang katawan na nabubuhay sa pamamagitan ng paghinga ng hininga ng buhay na galing sa Diyos. Ang katawan na nangangailangan ng pagkain at tubig at mga material na bagay sa mundo. Ito rin ang katawan na nabubulok at bumabalik sa alabok pagkamatay ng tao. Ang pangalawa naman ay ang psuche. Ito ay salitang Griego na pinalitan ng salitang Ingles na soul at kaluluwa naman sa Tagalog. Psuche. Greek word, Strong's G5590. According to Strong's G5590, Bible Concordance, the Greek word psuche can mean the breath of life, the vital force which animates the body and shows itself in breathing of animals and men, an essence which differs from the body and is not dissolved by death. It can also mean and regarded as a moral being, the knowledge in human mind, the seat of the feelings, desires, dislikes, and affections. Sa madaling salita at simpleng paliwanag, ito ay ang spirito na nasa tao at mahalagang puwersa na nagpapakilos sa ating katawan. Itinuturing din ng Biblia na ito ay ang ating diwa, ang nakauunawa ng tama at mali, ang kamalayan at karunungan sa isipan ng tao upang maramdaman at maranasan ang iba't ibang uri ng emosyon, ang galit, inggit, pagkalungkot at pagmamahal. Dahil sa ito ay hindi naman pisikal na nakikita, kaya ito ay itinuturing din naman na espiritu na nasa tao, katulad din naman ng hininga ng buhay na galing sa Diyos. Ang soma at psuche ay magkasamang umiiral. It is a psychophysical unity of the mortal body and the human mind, the physical body and the spirit in man. At kapag ang dalawa ay magkahiwalay, hindi na magpapatuloy ang isa sa pag-iral. Kaya nga ang tao kapag namatay, wala na siyang malay at wala nang alam sa daigdig ng mga buhay at wala nang kakayahang gumawa ng kahit ano paman. Siya ay matutulog sa libingan hanggang sa panahon ng resurreksyon sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang pangatlong mahalagang salita na matatagpuan natin sa Matthew 10 verse 28 ay ang Gehenna,
Ito ay salitang Griego na pinalitan ng salitang Ingles na hell at impyerno naman sa Tagalog. Gehenna, Greek word, Strong's G1067. According to Strong's G1067, Bible Concordance, hell is the place of the future punishment called Gehenna or Gehenna of Fire. This was originally the Valley of Hinnom, south of Jerusalem, where the filth and dead animals of the city were cast out and burned, a fit symbol of the wicked and their future destruction. Basahin natin ang sinasabi sa Luke 12 verses 4 to 5. At sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan, na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Datapwat, pinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo, yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Ang itinuturo ng Matthew 10 verse 28 at Luke 12 verses 4 to 5 ay ang pagkatakot sa Diyos higit kanino paman, sapagkat pagkatapos na siya ay pumatay ay may kapangyarihan pa rin magparusa at magtapon sa lawa ng apoy na ikalawang kamatayan. Ang tao ay mamamatay, matutulog at maghihintay sa muling pagkabuhay sa panahon ng resurreksyon, sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ngunit ang tanong, ano kaya ang naghihintay sa kanyang muling pagkabuhay? Siya kaya ay nakalaan sa buhay na walang hanggan o sa kaparusahan sa dagat-dagatang apoy? Ang tao mismo ang makakasagot sa kung ano ang kanyang magiging kapalaran pagdating ng araw ng paghukom, sapagkat ngayon ay may kakayahan pa siyang pumili ng landas na kanyang tatahakin habang siya ay nabubuhay pa. Pipiliin kaya niya ang daang matuwid at makipot na pintuan patungo sa buhay na walang hanggan? O pipiliin niya ang daang malapad na tinatahak ng karamihan sa sanlibutan at mga anak ng pagsuway, ang maluwang na pintuan patungo sa kapahamakan? Kaya nga habang tayo ay nabubuhay pa, matakot tayo sa makapangyarihan at dakilang Diyos ng Biblia at sumunod tayo sa kanyang mga salita at utos upang hindi tayo mapabilang sa mga anak ng pagsuway na naghihintay ng kaparusahan pagdating ng araw ng paghuhukom sa muling pagkabuhay ng mga patay. Nawa ay may natutunan kayo sa maikling pag-aaral na ating ginawa tungkol sa paksa ng Matthew 10 verse 28. Ito po ay galing sa comment section ng channel na ito. Dalain ko na patuloy niyong hanapin ang landas ng katuwiran, tanggapin ang katotohanan, at isabuhay ang mga natutunan. Pagpalain nawa kayo ng ating Diyos at Ama sa Langit na si Yahuwah. Hanggang sa muli.